Amen. Dalangin. Mapagpala, Ama. Marami pong salamat muli sa apong ito. Bibid us and guide us with your Holy Spirit. And bless each and every one of us. In Jesus' name I pray. Amen. Sa apong ito, tatalakayin po natin yung men, ang tao, kung ano ba ang kalagayan ng tao. Kaya ang sabi po sa Psalms 8:4, "What is a man that you are mindful of him? And the son of man that you visit him? Ano raw ang tao para alalahanin siya ng Diyos?" Ang anak ng tao na binibisita niya. Tayo po ay galing lamang po sa labok. At matindi po yung pag-alala ng Diyos sa atin. Kaya ito yung pinakapaksa po natin sa hapon ito. Kung saan galing ang tao, sapagkat marami po paniniwala na sa evolution, theory, galing daw po tayo sa unggoy, ay hindi po tayo papayag noon kasi nagkaroon ng evolution, dumating yung mga panahon na nati-develop hanggang naging tao po tayo. At ayun po, according to the science, pero tayo po ay tingnan po natin ang paglikha sa atin ng Diyos. God created man in the book of Genesis chapter 1 verse 27. So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. So nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang sariling wangis. Wangis ng Diyos. Pag sinabing wangis, the image of God. Ano po yun? Mayroong tinatawag na kapangyarihan. At ang sabi ro, dalawa lang nilikha niya, male and female. So, wala na pong iba. Kaya wag po tayong masasaktan, mga nanonood. Yun lang po talaga nilikha ng Diyos, male and female, and He created them. So God formed men. Nilikha niya ang tao. In the book of Genesis chapter 2 verse 7, "And the Lord God formed men of the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life. And man became a living being or a living soul." So, nilikha niya ang tao. Nilalang niya. No? He formed. Lord God formed men. Galing po ito sa labok. At nagkaroon siya ng buhay dahil hiningan niya po siya. No? Hiningan niya ang tao. That's why man became a living soul or a living being. Kaya nagkaroon po tayo ng buhay. Kasi nilalang tayo ng Diyos. At God created us in the book of Malakay. Meron po tayong, we all one Father, as not one God created us. Why do we deal treacherously with one another by profaning the covenant of the fathers? So dito po pinapakita po rito na tayo po lahat ay nilalang ng Diyos at tayo po ay may isang Ama na nasa langit na lumikha po sa atin. Man created in the image of God. Ang ibig pong sabihin ng image po in the Hebrew word, salim, chalim, which means nature. Yan yung kalikasan. Kaya tingnan po natin ang book of Genesis 1:26.
Then God said, let us make man in our image according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Kaya nilikha po tayo ayon sa kanyang sariling wangis. To our likeness. At binigyan po tayo ng pamamahala sa mga lamang dagat, maging sa mga ibon sa impapawid at mga hayop dito po sa lupa, mga lahat ng gumagalaw, mga gumagapang. Kaya tayo po ay pinamalaan ng ating Panginoon. We have the dominion. Kaya ang tao po eh, dahil nilikha po siya ng kawangis ng Diyos, meron tayong pamamahala sa mga hayop na kanyang nilikha, maging ang maisda po, maging ang mga ibon sa impapawid. Kaya mas ano po tayo sa kanila. Meron tayong kapamahalaan po sa kanila. And these are the components of men. Ito po yung mga bahagi, no, ng tao, components. The book of 1 Thessalonians 5:23. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your Holy Spirit, soul and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful, who also will do it. So diyan makikita po natin na the Holy Spirit preserved, completely sanctified, Holy Spirit, soul, and body. So, magkakaiba po yan. Spirit, soul, and body. Kaya nung nilikha po tayo ng ating Panginoon, meron yung components na yan. Yung bahagi na yan. Yung katawan, galing sa labok. Yung spirit po, hiningan tayo ng ating Panginoon at tayo po ay nagkaroon ng buhay. We become a living soul. Yung spirit po galing sa Lord yan, hiningan po tayo para mabuhay po tayo. At nais ng Lord na yung tatlo na yun, be preserved blameless, walang kapintasan, until the coming of our Lord Jesus Christ. Siya ang tumawag sa atin na kailan maging tapat po tayo. Kailan gagawin po natin ito. At pangako ng Diyos siya na binigyan po tayo ng kapayapaan at pinapanal po tayo. Lubusan. Nais niya yung spirit po natin, Holy Spirit, soul and body, be preserved blameless. So, kasi nilikha po tayo sa kanyang sariling wangis, kaya yun po ang nais ng ating Panginoon. The three components of men. Manahin po natin yung flesh, galing sa labo, the physical part of men. Ito po yung physical, nasasaktan, capable of physical consciousness through senses. Meron po itong flesh, blood, and bones. So may kakayanan ito. Meron tayong kamalayan sa pamagitan ng pandama. Alam po natin yun. There are 5 senses. The sense of touch, the sense of smelling. Yung mga senses po yan. So meron tayong kamalayan. Meron siyang kakayanan. The capable of physical consciousness. Kaya meron pong sangkap niyan, the flesh, blood, and bones. Yan po ang laman. May puto po yan at may dugo. Yan yung physical part of men. Ito po yung panlabas, the outward. Punta naman tayo sa spirit. Kanina yung flesh, itong katawan. Ngayon,
The spirit naman, the breath of life. Ang tawag po dyan, the spiritual part of man. Spiritual kanina, physical part now, is the spiritual part of man. Capable of God consciousness. Composed of conscience, intuition, and communion. So, meron po tayong kamalayan, konsensya. Sa spiritual po, kahit na minsan may nagawang pagkakasala, guilt, mayroong guilty feeling. No? Minsan nakukonsensya, kaya yung iba nakukonfess. Kahit na walang nakakita sa kanila, may ginawa siyang kasalanan. Minsan siya na mismo kasi hindi niya nakakayanan. That is a spiritual part of man. Be capable of God consciousness. Number three, yung soul. The third components of man is soul. So, tanda natin, flesh, spirit, and soul. This is a spiritual part of man. Pareho lang po sa spirit yan. Sa spiritual part of man, capable of self-consciousness, composed of will, intellect, and emotion. Yung soul po, meron yung mind, meron yung will, at meron yung heart, emotion po yan. Yan ang spiritual part of man. Meron siyang self, capable of self-consciousness. Kaya dito po, mapapansin po natin that there are three components of man, the flesh, the spirit, and the soul. Flesh is coming from the ground, sa labok. Papalik sa labok. Spirit, coming from God. Inahiram lang po yan. Anytime, ay babawiin po yan. Kaya kung mapapansin nyo po, pagdating sa pagtawag sa atin ng Lord, walang bata, walang matanda, walang mayaman, walang mahirap, pag-appointment na, o yung espiritu, ay binabawi na, kasi pahiram lang po yun. Ngayon, yung soul naman, yun yung naiiwan. Yun yung hahatulan, yun yung hindi namamatay. Kaya, ano po yan? Tatlo po yan. Laman, the flesh, the spirit, and the soul. Yun ang hindi namamatay at yun ang hatulan ng Diyos. Ito po ang plano ng Diyos sa sangkatauhan, sa tao. God's plan for men. In the book of Genesis chapter 1, verse 20. Then God blessed them and God said, to them, be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Kaya nga, yung pangangailangan po ng tao, nilikha ng ating Panginoon. Lahat po, liwanag, araw, kalawakan, iniwalay niya yung araw, yung dilim sa araw. So, lumikha siya ng pangangailangan, yung pagkain, yung maisda, yung mga hayop, maging yung mga grass, no? Maging yung mga puno, magiging yung mga halaman. Pagi, para sila po ay dumami, no? Pagpalanakin, sabi niya, then God blessed them. Pinagpala sila ng Lord at sinabi ng Diyos, magpakarami kayo, be fruitful, mga anak. Pagparami, magkaroon ng maraming anak, fill the earth and subdue it. Punuin ang mundo. So, pilin ito at kayo ay may pamamahala sa mga isda, sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa ipapawid, at lahat ng mga gumagapang o kumikilos, living thing that moves on the earth. Kanyan po pinagkatiwalaan ng Diyos. Kaya in the book of Psalms chapter 8 verse 4 to 8, what is in man that you are mindful of him? And the son of man that you visit him? For you have made him a little lower than the angels, and you have crowned him with glory and honor. You have made him to have dominion over the works of your hands. Kaya nga, grabe po ang pag-ibig ng Diyos. Sino raw ang tao para alalahanin ng Diyos?
nanagaling lang po tayo sa labo. Pairam lang po yung espiritu niya, kaya mayroon tayong hininga. Binigyan po tayo ng pagkakataon na mabuhay para mamahala. So, itong ginawa ng ating Diyos sa atin, tao po tayo, pero nandun ang kanyang dakilang pag-ibig. Sa verse 7, all sheep and oxen, even the beasts of the field, verse 8, the birds of the air and the fish of the sea, that pass through the path of the seas. Kaya ang Diyos po ay napakabuti. No, kahit na galing po tayo sa kanyang sariling wagis. The fall of man, yung pagbagsak at pagkakasala ng tao. Ano ang nagiging resulta po nito? Dahil sa kanyang kasalanan, there are fourfold curse. So the Lord God said to the serpent, because you have done this, you are cursed more than all cattle and more than every beast of the field. On your belly you shall go and you shall eat dust all the days of your life. Yan yung sumpa. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. And yung ano, nang sinumpa, yung ahas, siya nagtukso. Nagaya, pero huwag na maniwala si Eva. Kasi pag kinain niya yun, kinalaw, kagaya raw sila ng Diyos. Kaya naman, nakinig po siya. Ito ngayon ang consequence yung ginawa ng serpent, no? Kaya kinurse po siya. Ngayon, pangalawa, yung woman naman. To the woman, verse 16, he said, I will greatly multiply your sorrow and your conception. So, yung paglilihi, may pain. Paglilihi, kakaroon ng sanggol, your desire shall be for your husband and he shall rule over you. O yung mga gustuhan niya, talagang papasakop siya sa kanyang asawa. Kaya mahina po ang babae. Kaya ang babae po galing sa tadyang po yan. Kaya pangatlong sinumpa, una yung ahas, pangalawa si Eva, pangatlo si Adam. Then to Adam he said, because you have heeded the voice of your wife and have eaten from the tree of which I commanded you, saying you shall not eat of it, cursed is the ground for your sake. In toil you shall eat of it all the days of your life. Kaya yun po, si Adam, talagang magpapawis pa lahat ng lakas at tanong niya. Habang buhay po niya talagang bubuhayin yung kanyang asawa at magiging yung ground, yung lupa. Sinumpa po ito. Kaya, both thorns and thistles it shall bring forth for you and you shall eat the herb of the field. In the sweat of your face you shall eat bread till you return to the ground, for out of it you were taken, for dust you are, and to dust you shall return. Kaya yun po, yung isinumpa, yung ahas, Eva, si Adan at saka yung ground. Four curses dahil sa kanilang pagsuway. So nung sumuway po sila, siyempre nagkaroon po ng separation. Nagkaroon na po ng gap between God and man. Ano po sa ating Panginoon ay kasakasama niya po sila sa Garden of Eden. The book of Genesis chapter 3 verse 24. So he drove them out, the men, and he placed cherubim at the east of the Garden of Eden, and a flaming sword which turn every way to guard the way to the tree of life. Nagkaroon po sila ng separation from God. Ang ganda po ng buhay po nila sa paradise. Ganda ng plano ng Diyos sa kanila. Kaya sumuway po sila. Kaya pinalayas po sila ng ating Panginoon. Nagkaroon po yung tinatawag na physical and spiritual eternal death. Samala nung sumuway po sila at nagkasala, pinalayas po sila, hindi dapat mamatay ang tao. So, yung physical po nila, namatay.
Talagang kindred po ang nag-use ng tao according to his own image after his likeness. Talagang perfect po ang paglikha ng tao. Paglikha ng Diyos sa tao. Hindi po mamamatay yan eh. Kaya kasi Adam eh, alos 900, more than 900 years ang kanyang. Pero nung nagkasala po, yun, physical death. And spiritual, eternal death. Yeah. Spiritual niya po, yung presensya ng Lord. Wala na silang communication. Dati ramdam nila, dati nakakausap lang nila. Nadarama nila yung nakasama nila ang Diyos, kaya walang kaproblema. Kaya dahil po sa separation from God, ang sabi po ng Hebrews 9:27, and as it is appointed for men to die once. So mayroon na tayong itinakda. Tinakda na ng Diyos yan. Na ang tao ay isang beses siyang mamamatay. But after this, the judgment. So mayroon na pong paghatol. So nakatakda na po. Pag tayo po once na lumabas sa mundong ito, mayroon na po tayong appointment. Ano yon? Ang gagawin ng Lord o yung espiritu na pairam, dahil tinawag niya na po tayo, di kukunin niya na. Kasi nakatakda eh. Kaya nga kahit anong yaman ng isang tao, pagka tinawag na siya ng Lord, ay kahit pa na espesyalista yung doktor niyan, kahit na sino pa yan, pinakamagaling na scientist na gagamot, bibigyan siya ng hininga, ay wala po. Kasi nga ang lubika sa atin ang Diyos eh. Pairam lang yung espiritu, kaya panahon na, tinakda na, appointed na. Appointment niya na sa Lord. Eh kahit na i-ambulansya pa yan at magbayad ng million-million yan. Kung nakatakda na po. Ayun po. Isang bisis na mamatay. Ano naman yung pag namatay po yan, siyempre po, yung kanyang flesh babalik sa labo. Kahit na tutusukin na yan, kahit na lalagyan ng imbalsa mo yan, hindi na mag-aaray. Kasi wala na po yung ano, wala na po yung spirit eh. Patay na po. Kaya maiwan dyan yung soul. Yun yung spiritual man. May self-consciousness po yun. So yun po yung hatulan ng Diyos. Ang pagkain ng flesh, yung food, yung mga nilikha ng Lord, yung mga punong kahoy, yung mga fish, yung mga cattle, yung mga hayop. Yan ang pagkain ng flesh, ang katawan, ang laman. Pero yung pagkain po ng kaluluwa ay yung spiritual, yung salita ng Diyos. Kaya tiyakin lang po natin habang tayo binigyan ng Lord ng buhay, kailangan papakainin po natin, makinig po tayo ng salita ng Diyos. At lalo po kayo, binigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos na makinig. At binigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos na talagang panahon para tayo po ay magnilay-nilay. Kasi isang bisis lang mamatay ang tao pagkatapos nito ay paghatol na po. Kaya sa 1 Timothy 5:6, dito na po, ayaw ng Lord na pag nabuhay po tayo, yung sa kalayawan, ayaw niya. 1 Timothy 5:6, kasi pag nabubuhay na tayo ng kalayawan, ay parang patay na po tayo niya. Sa Book of Revelations 21 verse 8, but the cowardly unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. So yung first death po, yung patawag sa atin. Yung second death, mas matindi pa po yun. O yung unang death, sa laman lang, emotion. Maraming nalulungkot, pero yung second death, eternal po yun. Kaya nga, yung pupunta raw doon, yung mga coward, mga natatakot, mga tuwag, mga walang pananampalataya, mga namamatay, pumapatay, sexually immoral, yan. Mga ano na po yan, pornography, yung isip niya, nandyan na. Kaya, sa panahon ngayon po, immoral, sorcerers, gumagawa po ng mga kung ano-ano, yung kanilang mga kapalaran, kung saan nila pinapabasa,
mga magic, mga ano dyan. Idolaters, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, and all liars. Ayon ng Lord talaga. Pagka yun daw, shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. Kaya nakakatakot po ang sasakitin po ng mga hindi sumusunod sa Lord, iwalang takot. Kaya, then the death and Hades were cast into the lake of fire, this is the second death. Mas matindi po yun, kasi yung first death ay pansamantala lang po yun, ito na tayo sa lupa. Pero yung second death ay eternal na po yun. Kaya tayo po, mga nanonood, eh tatandaan lang po natin na mayroon lang po tayong panahon na binigay sa atin ng Diyos sa lupa, dito sa lupa. Kaya samantalahin po natin ang bawat pagkakataon na gumawa ng mabuti. Kasi po, binigyan po tayo ng Lord ng chance, kaya nga champion po tayo eh. Kasi sa dami-dami ng mga sins na naging kaaway natin sa sinapupunan ng ating mga nanay, itayo po yung pinalad na lumabas. Ibig po sabihin, binigyan po tayo ng buhay. Binigyan po tayo ng pagkakataon na we must value the life that God has given to us. Na sana po, tumusumunod po tayo para magkamit po tayo ng buhay na walang hanggan. Lalo sa panahon po ngayon, binibigyan po lahat ng Diyos ang pagkakataon ng tao na kanyang dinika para maging maayos po. Kasi malapit na po darating ang ating Panginoon. Kaya pinapag-aralan po natin ito. Kaya salamat po na marami at sana po pinagpala po kayo sa simpleng mensahe kung saan tayo talaga galing, sino lumika sa atin, ilan ang nilikha ng Diyos, male and female lang po. Di tayo galing sa Big Bang, di tayo galing sa unggoy, galing tayo sa Diyos. Siya mismo ang lumika sa atin. Ano tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya sana po, ma-enjoy po natin. Life is short. Ay silang pang buhay ng tao. Gusto ng Lord, rejoice evermore. Ibig sabihin, pwede tayong mag-rejoice kahit na kapos po tayo. Pwede tayo kasi hindi po binibigay ng Diyos po yun. Yung joy, binibigay niya po yun. Hindi po na nabibili yun in terms of yaman. Maraming mayayaman po pero yung joy ay hindi nila maramdaman. Mayroon man happiness, pansamantala lamang po. Kaya maraming salamat po. Sana po pinagpala po kayo. At bago po tayo magtatapos, sa susunod na Bible study po natin, sa Friday sa 8, meron tayo tatalakayin, baka salvation po. Maganda po yun. Kaya inuna ko yung men as a salvation po. Meron kaming church sa anniversary online. Mga 7 years anniversary na po. Apagan niyo po yan. Sa May 17 po yan. Maganda po. At sana po abangan niyo po yan. Sunday po yan, May 17, 9 o'clock po. At maganda po, Harvest 2020 po. At manalangin muna tayo. At tayo po ay magpasalamat. Lord, we praise you and we thank you, Lord. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, for everything. The life, the breath, the dress that we wear, the shelter on our head, and the food on our table. You feed us, Lord. Hindi ka nagkulang. Inakain mo po kami. Sa kabila, Panginoon, ng sitwasyon sa kalagayan po, sa buong mundo, nandun pa rin. Hindi mo kami pinabayaan. Hallelujah. Salamat po sa lahat ng mga nanonood. Mga kapatiran po namin, palakasin niyo ang kanilang pananampalataya. Ang aming kaluluwa ay malusog, Panginoon. Hindi man nores kung titignan mo po kami. Mapakain po namin ang kaluluwa sa pag-ibinig na yung masalita. At magpatuloy pa kami na sumunod sa mga panon mo na. Marami pong salamat. Magpalain mo kami lahat. In Jesus' name, we pray. Amen.